Taong 1970 kung saan ang mismong Philippine Air Force ay nagkaroon ng kauna-unahang locally produced Filipino-made fighter jets at ito ay isang klase ng T-610 Super Pinto aircraft. Ang naturang Filipino-made aircraft ay parte lamang ng nooy tinatawag na Kali program ng Philippine government at ito ay noong administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isa sa mga naging layunin ng programa ay ang makapag-produce ng sariling mga fighter jets at ang mismong pag-export din sa ibang mga bansa. Pero bakit nga ba biglaan na lamang naglaho ang naturang proyekto mula ng mapatalsik si dating Pangulong Marcos? At kung ano na rin nga ba ang tunay na kalagayan sa programang ito? Kaya naman sa videong ito, ating alamin ang katotohanan kung bakit bigla na lamang naglaho ang proyektong ito. At kung sino at ano ang nag-udyok upang ipatigil ang programang ito. Ang naturang programa na kung saan nagawa nitong makapag-produce ng mga fighter aircraft ay nagsimula mula ng mabili ng Pilipinas sa mismong American Jet Industries ang naturang rights o karapatan upang makapag-produce at makapagbenta ng naturang T-610 Super Pinto aircraft design. Taong 1968, kung saan ang Super Pinto aircraft ay binuo ng American Jet Industries. Ang T-610 aircraft ay isang conversion ng nooy Temco Pinto 2-seater trainer jets ng US Navy. Ang layunin ng American Jet Industries ay ang i-modify ang mga naturang Temco Pinto trainer jets at gawing isang attack aircraft upang magamit sa anumang operasyon o digmaan. Una nang binago ng American Jet Industries ang mismong power plant o engine nito at pinalitan ng General Electric turbojet engines. Bukod dito, binago rin ang mismong central structure ng aircraft kasama na rin ang naturang wingtip at ang mismong vertical stabilizer nito. June 28, 1968, kung saan ang mismong prototype ng T-610 Super Pinto aircraft ay una nang lumipad sa himpapawid at talaga namang ikinonsidera na ito bilang success modification. Taong 1971, habang kapanahunan ng Pave Coin program ng US Air Force, dito na rin masinuri pa ng maigi ang kakayahan ng naturang T-610 Super Pinto aircraft na idinevelop ng American Jet Industries. Ngunit kalaunan ay talagang hindi ito nabigyan ng kontrata ng mismong United States Air Force, pati na rin ng mismong Turkish Air Force. Mga bagay na kung iisipin ay talagang hindi ito pasok sa mismong specification requirements na hinahanap ng naturang Air Force. Kung kaya't, dito na napagdiskitahan ng mismong American Jet Industries na ibenta na lamang ang buong proyekto. At dahil isa ang Pilipinas na mga panahong iyon na talagang may maunlad na ekonomiya, dito na nakipagsundo ang American Jet Industries sa gobyerno ng Pilipinas. November 8, 1976, sa halagang $1.25 million, tuluyan ang nabili ng Pilipinas ang proyekto ng AJI o American Jet Industries. Kasama sa kasunduan ng AJI at Philippine Air Force Self-Reliance Development Wing, ang naturang pag-turnover sa lahat ng work drawings, patents, design, flight test data para sa manufacturer ng aircraft. Kasali na rin sa kasunduan ang mismong exclusive rights na nagpapahintulot sa Pilipinas na makapagbenta ng naturang eroplano sa mga international markets, mapamilitary aircraft man o commercial aircraft. Ipinaubayan na rin ng AJI ang kauna-unahang US Bell prototype na kalaunan ay naging kauna-unahang Philippine T-610 Pinto aircraft o mas kinilala bilang Kali aircraft dito sa Pilipinas. At ang pangalawang T-610 Pinto aircraft ay talagang ginawa at binuo dito mismo sa Pilipinas. At dito na rin mas umusbong ang plano ng gobyerno na magtayo ng national aircraft industry sa Pilipinas. Ngunit nang sa hindi inaasahan ay ang naturang Kali program ng administrasyon ay talagang humantong sa isang economic problem mula nang mapatalsik si Pangulong Marcos nang dahil sa EDSA Revolution. Ang naturang plano ng administrasyon na magtayo ng isang national aircraft industry sa Pilipinas ay talagang tuluyan ng naudlot at naglaho. At nang maupo na ang kasunod na administrasyon, ang naturang proyekto ay tuluyan ng hindi binigyan pansin at talagang nakaimbak na lamang hanggang sa napabayaan na lamang ito. Ngunit alam mo ba nang sa kalagitnaan ng panunungkulan ng Aquino administration ay talagang umusbong ang planong muling pagbuhay ng naturang programa? Mayroong apat na bersyon ng T-610 Pinto aircraft ang planong iproduce kung sakali mang muling mabuhay ang naturang proyekto.
Isa sa mga version na planong ilabas ng Philippine Air Force ay ang Super Pinto Counterinsurgency Aircraft. Pangalawa ay ang Super Pinto Tandem Set na magsisilbing Primary Jet Trainer. Pangatlo ay ang changeable version ng Primary Jet Trainer na pwedeng gawin na isang strike aircraft. At ang pang-apat ay ang executive version na may mas pinalawak na pressurized cabin na kayang makapag-accommodate ng 5 pasahero. Ang mismong plano sa muling pagbuhay sa naturang proyekto ay talagang isa rin sa tinitingnan ng Philippine Air Force bilang replacement sana sa mga lumang eroplano ng Philippine Air Force, kagaya na lamang ng Beechcraft T-34 Mentors, Marchetti SF-260 at Lockheed T-33 at marami pang iba. Pero ang naturang balak sana sa muling pagbuhay ng proyekto ay talagang hanggang sa bibig lamang at hindi na naisakatuparan. Noong taong 1988, sa mismong Farnborough Air Show, isang pahayag ang inilabas ng American company na Avstar Incorporation na kung saan balak umano nitong i-revive ang mismong Super Pinto Aircraft Project. Isang collaboration naman ang ginawa upang muling mabuhay ang naturang proyekto. Kasama dito ang Taiwan Shenyang Aircraft Corporation, Pacific Marketing Consults Incorporation ng San Francisco, at ang Plymouth Limited Liability ng Hong Kong. Nang dahil sa pagtutulungan ng mga naglalakihang kumpanya ay nabuo ang isang modified na uri ng T-610 Super Pinto Aircraft na talagang may mas advanced na uri ng kagamitan at ito ay pinangalan ng T-100 Super Mustang. Ang T-100 Super Mustang ay binuo ng Taiwan Shenyang Aircraft Corporation at under license ito ng Plymouth Hong Kong. Ngunit ang naturang final assembly at avionics installation nito ay gagawin sa Estados Unidos. Bagay na talaga na pagtagumpayan ng naturang kumpanya ang muling pagbuhay ng mismong proyekto. Nang matapos na ang prototype ng naturang T-100 Super Mustang ay talagang balak na ng mga kumpanya na mag-produce ng maraming bilang para ibenta sa iba't ibang bansa. Ngunit sa di inaasahan ay talagang labag pala umano ito sa kasunduang nilagdaan ng Pilipinas at ng American Jet Industries ukol sa mismong pagbenta ng naturang aircraft. Nakasaad kasi sa kasunduan na Pilipinas lamang ang mayroong exclusive rights para i-market ang Super Pinto Aircraft internationally. Nakasaad rin dito na hanggat hindi Pilipinas ang gumawa o mag-produce ng naturang mga aircraft ay talagang bawal itong ibenta sa mga international markets. Bagay na talagang ang mismong T-100 Super Mustang na binuo ng 4 na kumpanya ay nauwi na lamang sa pagkabasura at tuluyan ng hindi napakinabangan. Bagay na kung iisipin ay talagang sobrang nakapanghihinayang. Makikita rin natin na talagang malawak ang pananaw ng administrasyon ni Marcos ukol sa pagpapalakas ng mismong Philippine Air Force. Ngunit marami rin ang nagsasabi nang dahil sa naturang bahid politika ay talagang hindi na ito binigyang pansin ng kasunod na administrasyon. Ang naturang proyekto ay nagsisilbi na lamang tanda na kung gaano nga ba nilayon ng naturang administrasyon na paunla rin ang kakayahan at kapasidad ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Mas gugustuhin mo bang naging matagumpay ang proyekto ng dating administrasyong Marcos? O mas mabuti na lamang na hindi na ito ipinagpatuloy ng kasunod na administrasyon? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.